Hello, kafatid. Hello, judgmental na society. Hindi man tayo magkaano-ano, ang turing ko sa iyo, kafatid. Magandang gabi. Atin naman pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa reaksyon ni Brother Eli Soriano kay Madam Leni Robredo dahil sa umano'y naging pahayag ng Vice Presidente kay Tatay Digong at sa giyera ng gobyerno kontra NCOV o coronavirus. Napaluha pa si Brother Eli Soriano habang nagsasalita. Nanawagan ang pastor sa Vice Presidente at sa mga politiko na kumukontra sa administrasyon na makiisa at tumulong sa administrasyon upang mapuksa ang epidemya. Dagdag pa ng pastor, isang tabi muna ang away at di pagkakaunawaan. Dapat daw magkaisa sa ganitong panahon. Well, sang-ayon naman tayo sa naging statement ni Brother Eli Soriano, mga kapatid. Nararapat na magkaisa tayo at tumulong sa programa ng pamahalaan. Huwag tayo puro ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Manatili tayo sa ating mga tahanan. Dito man lang ay makatulong tayo upang pigilan ang pagkalat ng virus. Kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng notification bell para updated ka sa susunod nating mga video. Inaanyayahan kitang i-share ang video to. Pwede ka rin mag-comment sa ibaba kung nagustuhan mo o magugustuhan mo ang video to. Huwag na nating patagalin to at ako'y excited na din. Let's go! Eh kung dadami may sakit, saan mo dadalhin? Kundi mamamatay ka sa magbabayan. Sana dumalangin po tayo sa Diyos na kung naman may infection ang mas marami. Ang prediction po kasi ng World Health Organization, nasa possibility ng 70% of humanity may infect. Huwag nawang mangyari, huwag nawang sana ipaintulod ng Diyos, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng 70% ng humanity ay halos 50 bilyon. Napakalaking bagay nito. Malaking damo sa ekonomiya ng mundo, lalo na sa mga maliit, at malaking kawalan ng buhay. Huwag na makipagintulot ng amang makapapirin sa lahat. Kawan natin ang ating pamilya, ating mga kababayan, mga kapwa, pati ang ating mga kaaway. Yung mga politiko sana, huwag na kayong puro tutol kayo ng tutol, makipag-cooperate na kayo. Gusto ko sanang humingi ng personal na makiusap kayo sa Vice Presidente. Kasi tuwing magpapahayag ang Vice Presidente, ay it seems na para sa akin, parang lagi siyang kontra kay Presidente Duterte. Eh kaya nga nag-enda niyang Presidente, niloob ng Diyos. Imbis na kontrahin natin ang kontrahin, eh di ating tulungan. Mag-isip ka kung paano ka makakatulong, Vice Presidente. Na hindi lagi ng deklarasyon mo kontra sa Duterte administration. Kalimutan muna natin ang politika. Diba? Vice President Robredo, sumama ka sa manalangin at mag-isip tayo paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Hindi puro kritika ng kritika sa gobyerno. Ang ginagawa ng mga partidong kakontra ng gobyerno, hindi ito time ng politika. Mag-isip tayong makatulong. Kung hindi ka makakatulong sa pera kahit sa panalangin, at makatulong sa maliliit na bagay sa mga kalalapit mo dyan, ay yun ang ating gawin. Sana manika ko sa ating mga nasa pamahalaan, magmumula ka sa Vice Presidente, pati sa mga senador. Hindi po panahon ngayon ang politiko o ng politika. Panahon ngayon ang compassion, understanding, consideration. Huwag yung awayin ng mga pulis, mga kababayan. Kung ano ba, ayaw kayong papasukin. Ayaw kayong palabasin dahil wala namang kwenta yung gagawin mo. Ano lang naman kayo, tawag doon. Merong sinasabi sila na mga irrelevant na mga gawain eh. Eh, postpone muna. Wala mo ng party, wala mo ng mga happening. Eh, pag alba, pupunta ka sa happening, pinigil ka ng polis.
tutulak mo yung pulis, sasampalin mo yung pulis, wala kang kooperasyon. Let us consider one another. 10:24 of the book of Hebrews, let us consider one another, that we may be provoked in love and good works. Unawain natin ang isa't isa, mga kapatid. Pulis, pinag-uutusan lang yan. Huwag niyo awain, pinag-uutusan lang yan. Sila nga ang nasa front line. Sila nga ang unang-unang mahahawak, kasi sila ang naka-expose. Huwag niyo awain ang mga pulis, ang mga militar. Huwag niyo awain, nagpapatupad lang sila ng order ng Commander-in-Chief. At ang Commander-in-Chief ay si Duterte, presidente natin. Eh dapat ang ating vice, supportive ka sa Commander-in-Chief para makita natin ang ating pagkakaisa in these trying times and times of distress. Huwag tayong mawala ng pag-asa, magtulong-tulong tayo mga kapatid, pati nasa gobyerno. Nasa Ecclesiastes po, Kapitulo 3, sinasabi, may panahon sa bawat bagay. Panahon ng kapanganakan, kapanahon ng kamatayan. At panahon ng digma, panahon ng kapayapaan. At nandoon din, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Yun po ang aking pag-asa. Ito ay yata ay panahon ng pagpatay nung nakasakay sa kabayong maputla na sinugulaan sa Apokalipsis. May isang mga ngabayo, yung 4 hinetis ni Apokalipsis. Isa po roon ay kabayong maputla. Ang nakasakay doon ay magkakalat ng kagutom, salot, gera, at mga mababangis na hayop. Ayan, di pa nangyayari sa atin yan. Pero mangyayari po yan, nasa Biblia, pati mababangis na hayop, kakasangkapanin mong nakasakay sa kabayong maputla, the pale horse, that will plant fear and terror among the population of the world. Yan po is still to come. Maaari yung salot na yan, isa sa kanyang mga ginagawa para lipulin ang sangkatauhan para ang tao mapahamak na huwag nang makapagsisi. Habang may panahon, matutupo tayong magsisi, magpasakop sa Diyos, sumunod sa kanyang utos, magmahal sa kapwa. At naniniwala po ako, lilipas ang panahon ng pagpatay, magpapagaling ang Diyos kung magsisisi tayo. Hindi natin alam ang bukas kung sino pa po sa atin ang buhay. Pero naniniwala po ako, mamamatay naman talaga tayo. Hindi tayo makakatutol. Pero kung magpapakita tayo ng pagmamahal sa kapwa, maaari tayong kaawaan ng Diyos.